Bakit ako bawal tumakbo? Eh sa totoo, alam nyo yung numero? Real talk, ha? Alam nyo pag hindi ako tumakbo, kahit Tsonggo mananalo. Yes! Ito ka wala. Ano sabi ni Chihuahua? Isang Crocs doon sa 3rd District. Ito ha, ano lang, total, small group naman tayo. Chihuahua! Yung kaul lang kaul. Chihuahua? Hindi, ano sabi niya? Ito ha, sa meeting kami. Sa meeting kami. Hindi naman nila dininay eh. Ayan, tanongin niyo si Lamont. Pinagmamalaki pa nga niya eh. Na ginawa niya yung sa akin eh. Ito ha, yung kusyal na yun, pinatakbo namin kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Natapos ang term, naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin kusyal, nanalo. Natapos, isang term pa lang, pinabalik namin siya. Nanalo kusyal. Yung kapatid, ginawa akong department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow. What a term. Heavy. Gusto niyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Nagmi-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa kondo ko, eh pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. I mean, District 2 ha, hindi District 1. Pinunta ako lang. Eh nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Abi, bigla ko naalala ng mga to. For 4 months, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang, may trabaho naman ako eh, sa tahanang pinasara. Iit, balaga. Oh, nagkahanap buhay naman ako, okay lang. Eh, ako naman, gusto ko mag-RT-RT-sa kahit papaano, may chape eh. Siyempre, sarap din ang buhay ito, nyanyanga ka lang. Pwede pa ito. Meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa nung isa pang Crocs sa District 2. O, kasi mukha rin buhaya yun eh. Oh, ito ha. Ito yung tsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know, and I told this to ate, and I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito, nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba, huwag lang sa'yo. Hindi na ako siya makatalo sila. Hindi mo makakain, Toots. Hindi mo makakain. That's how they treated me. Ngayon, nagpapaawa-awa sila sa inyo. Pahinga na ako eh. Masaya na ako, nandiyan dyan sila eh. Kaya lang, binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi, totoo ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lungsod ng Maynila. Baka kala nyo, kayo natutuwa sa sarili ninyo, naka-trahe de boda kayo, natutuwa mga taga-Maynila. Malayo sa bituka yan. Sinasabihan ko, pinapangaralan ko. Bakit? E, mga kinakapatid ko yun eh. Eh sila itong mga nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. At tigas ang ulo mo. Then I betrayed them. The same person. Whom? Lumagay sa katayuan ko. Umimit ba ako? Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. Kaya lang as you age eh. Diba baby, pagka tumatanda tayo, medyo umabait na tayo ng konti, di ba? Hindi, totoo lang. Hindi naman umabait. Nag-memelo ka na. Pero kung ninakot nun yung kainitan ko ng katawan, o yung mga Antigo chairman dito, di ba ilang beses kami nagsutukan sa sesyon nung araw? Nagagawa pa kami ng baril sa session nung araw. Those were the days. I'm not proud of it. But the thing is, now my question is, nung binibigay ko yung number,
So willing silang matalo sa iba, wag lang sa akin. Anong kasalanan ko? Why? O ngayon, tapos din yung magbingi-bingihan ako sa taong bayan. E baka hindi na ako igalang ng taong bayan? Ngayon, magpapakaawa sila. May paakap-akap pa. Yes. Totoo, inaakap nga kayo eh. Pinakakandong pa kayo rito eh. Hindi, totoo. Ako naman, ano lang eh. Kayo na magsiyasat sa mga nangyayaring ito. Pero for so many years, hindi nga kayo makapasok dun eh. Sa totoo lang, hirap na hirap kayo. Generally, not everyone, but generally. Oh now, ano mararamdaman ninyo? Inalagaan mo. Kunduruduruin kayo para kang hindi kumain sa isang hapag. Ngayon, magsisinungaling? Betrayed? Who were betrayed? Pampahinga na ako, namamasyal na lang ako sa mundo. Hindi ba napansin? Nagbabayad na lang ako ng utang ko sa pamilya ko. For so many years, lumaki mga anak ko, hindi ako halos nakilala. Nakikita lang ako pagpapasok na sa eskwela, tulog pa ako. For 3 months, pandemic, ni isang araw, hindi ko inuwi ng pamilya ko. Dahil kayong pamilya ko, nag-aalala ko kung may makakain ba kayong lahat. Yung 2 milyong manilay. Real talk lang. Kaya huwag kayong magpapalundag-lundag. Sa totoo lang. Huwag kayong aalog. Kasi ito, nagbabait-baitan na naman itong mga to. Yun ang katotohanan. Now, kung sinong nagsasabi ng totoo, hayaan ko ng tadhana ang humusga kung totoo ba yung kwento na yun. Kayo ang lumagay sa katayuan. Nagsisigaw ang tao, naghahanap ng leader na magmamalasakit sa kanya. O yung leader na alam niya nagmalasakit sa kanya, gusto niyang bumalik. Ngayon, masama na yung leader na yun. Tanong, pinagkaitan ko ba sila ng pagkakataon? Hindi. Pinagdamutan ko ba sila? Hindi. Lagi silang kasama. Panay palakpak nila sa likod ko nung araw. Dinisplay pa nila sa Quirino Avenue lahat ang ginawa natin. Nung tumatakbo ko, nilanos lahat. Hindi. E ba't nila dinidisplay? Hindi naman nila ginawa yun. Bakit? Para mapalapit ang damdamin ninyo sa kanila. Eh sabi ko nga sa inyo, kahit yung ko tatalunin sila eh. Yun ang data. Yun ang data. Nalulungkot lang ako. O ngayon, ito ngayon ang gagawin. Pa-jeo-jeo ngayon. 5-5. Okay. Ako, total nandito na kayo ha. Ito, papaalala ko lang. Hindi, wala naman masama siguro eh. Baka gusto lang gamitin yung pera ng gobyerno para dumami sila. Siguro, style nila yun. Okay na yun, kanya-kanyang style. Yeah? In fact, yung budget, totoo yung sinasabi ni Mon, itinago nila. Itinago nila yung budget. Kala ko ba wala tayong pera, bakit may 25 billion? Bakit lumaki pa yung budget? Eh bakit wala tayong gamot sa health center? Bakit wala tayong gamot sa hospital? Yung isang nanay, tag-viral a few months ago. Taga 5th district yung nanay na yun. Yeah. Nihipo, hindi hinipo yung anak. Ngayon, wala ang lahat ng ito, delay, and so on and so forth. May forfeiture pa. O ngayon, ipapangako nila, gagawin na raw nila 1,000. Wow! O, pero ito ha, Jeyo, good luck sa inyo ha. Pero bilang hindi na kayo iba sa akin, ipagpapaalala ko lang, pera ng taong bayan niya. May post-audit. May post-audit. Basta, pare-pareho tayong takot doon sa tatlong letra na yun. May post-audit. Anong ibig sabihin? Malamang sa hindi, bibigyan ka, uy, may offer, 3 JO. Uy, 5 JO.
Lahat ng JO ngayon, kaliwat kanan ang offer. Okay. Siyempre, hindi mo naman ipapangalan sa'yo. Hindi ka naman ganun ka... Alam mo naman kalakaran. Oh. Pinangalan mo sa kay Juan de la Cruz. Ang tanong, nung kinolekta ni Juan de la Cruz, picture siya. Kanino mapupunta yung malaking portion? Kung kanino man. Tanong. Inaudit. Inaudit. Ba't sa tingin nyo hindi audit yun? Nag-random. Tinanong si Pedro. Pedro, ikaw ay Jeyo. Ano ginawa mo ng Jeyo? Ay, wala ako. Kinukolekta ko lang po. Ha? Eh, saan mo dinadala? Kay chairman po. Tanong, hindi, Yorme, sagot namin yung tao namin. Tama naman, sagot namin yan, kaya namin yung tao namin. Tanong, pagka inipit na beb nun, tutuga yun. Pagtuga nun, yun ang paalala ko. Magsipag-ingat kayo. Tanong, kung talaga yung gustong bigay, dapat nung pag-aupo pa lang nila, binigay na nila yan. Bakit ngayon lang? Tapos may indulto pa sa dulo. Tanda ninyo, kung ikay nagneneto ng etnet, Bechinko isang buwan, 6 na buwan lang yan. Ang acceptance fee, minimum, attorney di pa amin. Oh, umamin ka na lang para madali. Acceptance fee, 50,000. Hearing fee, 2,000. Appearance fee. Affidavit, 2,000. Aabot pa kayo sa kung saan-saan korte. And by the time, you realize, abunado ka pa. Lugi ka pa. Yan, kunin niyo yan bilang paalala. Pero kung talaga namang, sayang din naman, at lalakasan niyo ang loob niyo, good luck naman talaga sa inyo. Pero dyan, wala akong magagawa. Kaya yan, taus-pusong paalala. Pansamantalang candy, pero tandaan ninyo, ang candy natutunaw. Mabilis matunaw. Ang susunod ng tamis at kabaligtaran nito ay pait. Tama, mali? Tama. Paalala ko lang. Kaya yung mga wala pa rito, malamang yung iba naman yung nagsasaya. Okay lang yun. Sabi nga raw nila, ano? Isko the merciful. O, mapagpatawad daw ako. Okay, wala namang masama magpatawad. Remember this. This is not my fight. Laban ng tao to. Dahil tao ang naghahanap ng iba eh. Hindi naman ito posisyon eh. Tanong na lang kayo, magsiyasat kayo ng numero sa barangay. Tanongin nyo lang kung may kalalagyan sila. Meron. Paalala ko lang yun. As a friend, as your former leader, as a matter of respect to you and gratitude sa mga tumulong sa akin, lalo na't kayo ngayon nandito. Dito yata'y magsusumpaan pa tayo. Hindi na kailangan. I trust you. Ngayon, meron lang akong konting payo. Magpabasa kayo ng ulan. Para dumami pa tayo. Di ganito gawin ninyo. Di, alam nyo, kapwa din naman natin chairman yun eh. Kapwa din naman natin lingkod bayan yun eh. Pagliwanagin ninyo yung utak nila. Kasi nagkakaroon ng ulap yung mata eh. Cloud.
cloud of doubt because of chismis, cloud of doubt because of imporbecho. Hindi naman natin sila pwedeng musgan. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pangangailangan. Pero wala namang masamang hilain ninyo sila sa tamang daan. Kasi baka maligaw eh. Oh, eh yun ay pagiging kapwa, pagmamahal nyo na as bilang kapwa chairman. Paliwanagan nyo sila. Mahaba pa tong panahon na to. Lalo na yung sinabi ko tungkol sa Jeo. Basta yung kwidaw kayo doon ha. You really have to look into it. You make sure if you're involved to it, if you're not comfortable, get out as soon as possible because it's not worth it. Kung meron rin lang naman ako, tapatan ko na lang, wala pang pirmahan. Yun. So, kung meron rin lang naman, ngayon nga, wala natin pirmahan eh. Sa totoo lang. Wala pang indulto. Hindi, totoo naman. Real talk lang naman tayo. Kasi, naawa din naman ako dahil pag nai-indulto chair, masang tatakbo sa mayor. Eh, ang problema, pare-pareho tayo nervyoso ron. Pagka yung tatlong letra na yun. Lahat tayo, yung pulse natin. Hindi, totoo naman. So, okay. Now, let me go now to the last part. Pasensya na kayo ha, ngayon ko lang kayo na heart to heart. Kasi inayaan ko muna kayong kung saan mapunta eh. Pero titining din naman ng tubig eh. Liliwanag din. Makikita natin kung gaano kalalim. Tama ba? Kami ba susuportahan ninyo? Promise. Okay. I'll take your word for it. I'll rest there. Pahinga na ako doon sa binitawan niyo salita. Meron lang ako yung paliliwanag na konti. Ito, nagtulong-tulong itong mga toits na, mga crocs ng Maynila. Lalo na yung padila-dilang congressman no sa East. Dito to. Ang niyayabang nila, AX, AKAP. Kala nila mabibili talaga nila ang buong Maynila. Eh. Yan talaga nila. Now, alam ko naman, at ang realidad ng politika, may pagkakahalo-halo ng kulay sa damdamin ninyo. That's normal. But let me say my piece. And I will tell you the logic behind. Kung hindi kalabisan sa inyo, hinihingi ko ang isang mabigat na bagay. Strength. Nahingi ko na. Yun yung first portion. Nahingi ko na. Hiningi ko na sa inyo. Huwag na kayo manghula. Ako na humihingi. Hiningi ko strength. Then I'll come up with the logic. I'll justify it for you. Tutulungan niyo ako maging mayor? Yes. Tutulungan niyo ako? Yes. Tutulungan niyo si CJ maging vice mayor? Yes. So tutulungan niyo kami. Most likely, totosgas pa kayo. Yes. Gastos pa kayo? Yes. Papupuyat kayo? Yes. Papapagod kayo? Yes. Diba? Lahat ng kumare nyo, kakalawitin ninyo. Ibig sabihin, mamumuhunan kayo sa amin ng oras at panahon and sometimes resources kasi gusto nyo madagdagan ang boto namin. Tama mali? Pero kung ang congressman nyo naman, binabawasan ang boto namin dahil yung congressman na yun nasa kabila at ang gusto nun manalo, yung kabila, it doesn't add up. Dagdag kayo ng dagdag ng boto sa amin, yung congressman na tutulungan nyo sa kabila, eh bawas naman ang bawas ang boto sa amin. Eh di napagod lang kayong kakakampanya sa amin. May sense ba? Yes! Nagdadagdag kayo para sa amin, tapos yung isang congressman tutulungan ninyo, hindi si Amado Bagatsin, ang gusto bawasan ang boto namin. Then we end up with plus one, minus one.
1 minus 1 equals to nothing. We end up, nasayang lang ang pagod ko kay Isko. Walang yato tinutulungan kong congressman, binabawasan din ang boto ni Isko itong konsyel na to, binabawasan din ang boto ni Isko That's my point of asking a very hard, I know it's hard, but it's doable. You've done it, you did it in the past, na kayang mag-zero ng 5 distrito. Nagawa nyo na yan dati. Panahon ni Mayor Lito Atiesa, panahon namin, nagawa nyo na yan. Hindi na yan bago sa kalakasan, kagalingan, at kasinog ng bawat barangay official dito sa 5th District ng Manila. Kaya, ngayon, araw na ito, magmuni-muni kayo. Hindi ko sinabing umuwi kayo kagad ngayon. Pero pag-isipan nyo ng maigi, totoo ba yung sinasabi ni Cois sa mathematics? Tutulungan ko nga sila. Kinausap ko yung kumari ko. Yung kumari ko, nakausap din nung kalaban. Binabawas naman. Then we end up with nothing. Now, kung gusto nyo akong magtagumpay, bigyan ninyo na ako. Kung gusto nyo bumalik yung mabilis na kilos sa lungsod ng Maynila, bigay nyo ulit sa akin yung pagkakataong ibinigay nyo sa akin dati, kaya tayo naging maging mabilis ang kilos dahil kakampi ko lahat. Yan sila sa harapan ninyo. So muli, wala pa tayong commitment ngayon. Sabi ko nga sa inyo, kahit gano'ng katigas ang bulalo, lalambot din to. Palambutan to. Mahaba ang pasensya ko. Pero I hope you see the logic behind it. I hope you understand why is your me asking for this. Kung yun ay may sense, thank you very much. Kung hindi naman, okay, mag-alala. Mahaba-haba pa tayo mag-uusap. Sabi ko nga siya, palambutan ng bulalo to So, sa akin, hanggat maaari, huwag nyo nang haluan. Ito na nasa harapan ninyo. Your best choice. Yan ang kailangan. Si Amado, ako ang personal na nakiusap kay Amado. Ako, totoo yung sinabi niya kanina. Sabi ko, Domads, total naman nagkakaedad ka na. Hindi, totoo naman to, para lang. Sabi ko, pwede ba, balikan mo na yung 5? Sabi ko, tapos kung po pwede, bati na kayo nito ulit. Oh, once and for all, pumayapa naman yung 5. Kasi dalawang bagay lang yan Kung nasaan yung isa, nandun sa kabila yung isa. Hindi na napayapa ang halalan sa 5 distrito. Sabi ko, total, pareho na rin kayong matanda. Let's do this for the next generation. Let's forget what happened in the past. Let's just look forward on what we're gonna do together. Sabi ko, ano naman, once and for all. You know, Domads and Tolits, I'm really proud of them. Masaya lang ako, salamat sa Diyos, naging tulay ako nung dalawa. Sa hinaba-haba ng panahon, ngayon, magkasama na si Amado at Lito at Chelsea. Partikular na naman to sa Congress. Para lang magkaroon din kayo ng additional picture. Additional picture lang to. Nung araw, ang kaagapay, kalaban ng kababaihan. Awa ng Diyos, sinuwerte naman kami. Nung araw, kalaban ng kaagapay, ang kababaihan at kabaka. Awa naman ng Diyos, sinuwerte naman kami. At matagal na panahon, magkaaway ang kababaihan at kabaka. Sa isang kalsada, yung isang kababaihan, dumaan. Yung isang kabaka, dumaan. Parehong elevator ang kilay nun. Alam natin, pare-pareho yan. Pagkasinto kayo. Kanya-kanyang ismiran yan. Sa totoo lang. Real talk naman tayo. Hindi magpangitan ng isang pag may dad, yan na. Bakit? May gago dun Totoo naman. For so long. But this time, I'm gonna give you mathematics. That's why sumama na kayo.
pag-isipan nyo maigi. For the first time, meron ng KKK sa lungsod ng Maynila. Kaagapay, kababaihan at kabaka. Now, let's do simple mathematics. You do it yourself. Nagsama na, kaagapay, yung maliit naming puwersa. Yung malaking puwersa ni Lito, ni Chi, at yung malaking puwersa ni Amado. Saan ngayon pupunta yung kalaban ni Amado? Sa Magallanes. Yeah, because but that's water under the bridge. We help them to be there. Together, we'll bring them back where they should be. Yeah, in our own little way. Ang tanong lang dyan, sasama pa kayo sa Llamado? O gusto nyo piso tamang barko? Kasi yung piso tamang barko, kailangan mahulog yung henete para manalo yung kabayo. Tama mali? O doon na tayo sa piso sa 1-5. O kahit pa paano, maganda laban. So, I'm just saying that for practical purposes. Practical lang. Pero, the end of the day, nobody will know kung ano nasa puso nyo. Pero at least ako, nakwentas claras ko lang sa inyo. At kami ni Chi, iiskerda pa. Hindi kami magpapahinga. Sa totoo lang. Aararuhin namin to. Totoo lang. This is a different fight. This is the fight for the people of Manila. This is about you, your family, your community. We're gonna fight for them because naapi sila, dahil nahirapan sila, hindi sila masaya, nangadugyot ulit ang Maynila, tumaas ulit ang krimen, nabulok tayo ulit, pasyalin tayo nung araw, ngayon ayaw na tayo pasyalan, at naging pinakamalaking parking lot ang buong Maynila. Yan ang mga bagay sa tingin natin nung panahon natin na isaayos na. In fact, pinagpapasalamat ko sa inyo dala ng naging katulong ko kayong lahat nung nagugobyerno ko. Nung sinabi ko maglinis, lahat kayo naglinis. Nung sinabi ko ibigay niyo yung putback sa bahay-bahay, ginawa ninyo, hindi niyo pinapila ang taong bayan. So, naging matagumpay kami dahil sa tulong ninyo. Now, magiging matagumpay kami ulit. Kami ni Chi, ni Amado, at ng Your Miss Choice. Pagkasama namin kayo. Let me ask you this. Kailangan namin ng tulong ninyo. Kaya, good luck sa atin lahat. Ganun pa man, ipinagpapauna ko na. Maraming salamat sa tutulong sa amin. We will never forget. At ang maitaya, may tama. And tell them, I tend to stay for 1 decade. Wow. Sabihin nyo sa mga kasama, ano mahalaga? 6 na buwan, 10 taon. Sabihin nyo sa mga kasama, tingnan nila maigi. Meron ba akong pag-asang manalo? Then, you tell them, 10 years, 6 months. 10 years! Yan ang i-share natin sa mga kasama nating barangay. Okay. So muli, maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo. Nandiyan na, Chicha.
Ha?